Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling magkakaroon ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. So, hindi po natin makakasama ngayon si Sister Olive at kinakailangan po niyang magpahinga. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay muli nang dumulog sa presensya ng Panginoon. Una-una, mananalangin po tayo, tapos magbubulay-bulay tayo ng kanyang mga salita, tapos sabay-sabay po tayong mananalangin upang patuloy nating tunghayan ang kanyang mga salita sa gabing ito. Kaya kung kayo po ay handa na, so buksan na po ninyo yung inyong mga Biblia, kumuha kayo ng ballpen, kumari meron kayong notebook para sa inyong pag-note-taking, and I hope and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan at dinadalangin po namin na patuloy tayong ingatan ng ating Panginoon. So sige po, hilingan ko po si Pauline na pangunahan tayo sa panalangin. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataon na makarinig po ng salita niyo, Lord. Lord, sana po ay bless you po ang bawat isa na makakarinig nito, na sana po isa puso po namin ito at isa isip namin, Lord. And sana po bless you po si Dad na magbabahagi po ng salita ngayon. In His name pray, amen. Amen! So, anong awitin natin, Pauline? I worship you, Almighty God. So, sige po, buksan po ninyo yung inyong mga cellphone, or kung may kopya kayo nitong kantang ito, sa comment section, sabayan po ninyo kami. I worship you, Almighty God. I worship you. I worship.
Amen. 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 Sige po, tayong lahat ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo, sa Espiritu at katotohanan, Lord. Kinikilala po namin na Ikaw ang makapangyarihang Diyos at wala kang katulad. Panginoon, Ikaw ang prinsipe rin ng kapayapaan. Kaya nga kami, O Diyos, ay patuloy na nagpupuri sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, kinikilala namin na dahil lamang sa iyong biyaya, kaya kami nabubuhay, kaya nga dun sa awitin sa Book of Acts, in Him we live and move and have our being. For you are our righteousness, O Lord, and there is none like you. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, we pray, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy kang mag-minister sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming katagpuin, Panginoon. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Hayaan mo na ang iyong mga salita ay marinig namin sa gabing ito. Tumimo sa aming mga puso, tumatak sa aming mga isipan, at bumago sa aming mga buhay. Kaya nga po, O Diyos, hinihiling namin ang iyong Espiritu Santo ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa bawat isa sa amin, nakapiling namin sa devotions na ito, sa bawat tahanan na kasama namin, Lord, kumilos po kayo at maghari kayo sa bawat pamilya. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Sa gabing ito, Lord, tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagbibigay luwalhati sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 So sa gabing ito, mga kapatid, muli nating pagbubulay-bulayan yung kanyang mga salita, no? Ikaw, Pauline, ano yung paboritong title? Ano yung favorite songs mo? Meron ka bang the most favorite song? Wala. Ha? Wala. Wala kang paboritong kanta? Dalas-dalas kang nakikinig sa music. Kayo po, mga kapatid, ano po yung favorite song ninyo na lagi ninyong gustong naririnig o kaya kinakanta ninyo? Okay? What is your favorite song? Okay. Ano po mo yung favorite song? Ilagay niyo po niyo sa comment section niyo kung meron kayong paboritong kanta. Okay. Ngayon, just to upset your equilibrium, ika nga, magtatanong ako ng medyo sensitive na question. Would you let your favorite song to be sung during your funeral? Papahintulutan nyo ba na yung favorite song nyo ay kantahin during your funeral? Now, just to upset your equilibrium, no offense men, mga kapatid. Or, have you thought of your theme song for your funeral? Naisip nyo ba? Minsan yung iba sa atin, no, pinaghahandaan natin yung eternal plan. No? Gusto ko, pag ako ay namatay, cremated. O kaya yung iba, gusto ko, pag ako namatay, burial. Gusto ko, ganito yung, gusto ko maraming bulaklak. O kaya gusto ko maraming handa. Okay. O kaya gusto ko maraming may banda, may musiko, no? May mga ganong kayong request, no? At yung mga paborito mong kanta, yun ang gusto mong awitin during your funerals. Okay. Now, sabi ko nga sa inyo,
for the sake of arousing your curiosity, kaya ko po itinanong yung tanong na yun. Huwag po kayong magagalis sa akin, no? Kasi po, yung ating pag-aaralan ay nasa 2 Samuel chapter 1, the whole chapter, pag-aaralan natin ngayong gabi. But let me summarize, ano, yung chapter 1. So, yung chapter 1, si David po, nabalitaan niya na namatay na si Saul. Wala siya dun sa pangyayari. Kasi nga po, yung mga Philistine, inatake, nagkaroon ng digmaan si Saul at saka yung kanyang army laban sa mga Philistine dun sa Mount Gilboa. At doon ay tinamaan ng pana si Saul. At talagang severely wounded itong si Saul. At ang sabi ng banal na kasulatan, ay gusto na niyang mamatay nung panahon na yun dahil alam niya hindi siya makakasurvive. Inutusan pa nga niya yung kanyang armor bearer na patayin siya pero ayaw siyang patayin ng armor bearer. Ang ginawa niya, kinuha niya yung sarili niyang espada at kinitil niya yung kanyang sariling buhay. Ngayon, naging madugo po yung digmaan hanggang sa umabot ng ilang araw, the following day, natagpuan ng mga kalaban yung bangkay ni Saul at nung kanyang tatlong anak. Kasama na po dun si Jonathan. At pinugutan po siya ng ulo. At ginawang trophy ng mga Pilistin yung ulo ni Saul. At yung kanyang katawan ay ibiniti nila doon sa wall, probably doon sa gate ng kampo ng mga Philistine. Hanggang sa even yung mga armor ni Saul ay dinala doon sa templo ng mga Philistine. So, yung pong pagkamatay ni Saul ay horrible death or tragic yung pagkamatay ni Saul. Kung mapapansin po ninyo, hindi siya namatay sa kamay ni Saul, ni David. Subalit namatay si Saul sa kamay ng kanyang mga kalaban. Ngayon, sa 2 Samuel chapter 1, nabalitaan po ni David na namatay si Saul. Paano niya nabalitaan? So, meron pong isang lalaki na pumunta kay David. Excuse me. At ikinuwento po niya yung pangyayari kung papaano namatay si Saul at yung kanyang mga anak at yung mga sundalo ng mga Israelita. At ganito po yung kwento niya nung tinanong siya ni David kung paano niya nalaman na talagang namatay si Saul. Ganito yung kanyang kwento. Sabi sa verse 8, verse 9, and verse 10, makikita natin, sabi ni David, "Who are you?" And I answered him, "I am an Amalekite." And he said to me, "Please stand beside me and kill me, for agony has seized me because my life still lingers in me." So I stood beside him and killed him. So parang pinagmamalaki niya rito na siya ang pumatay kay Saul dahil nakita niya si Saul was deeply wounded. Talagang critical yung kalagayan ni Saul during the time. At ang sabi niya, "I killed him." And then sabi pa niya, ito po yung dagdag sa kwento niya, "Because I knew he would not live after he had fallen." Okay? Sa tingin ko po kasi, ay hindi na siya makakasurvive, kaya pinatay ko na lamang po siya, ayon sa kanyang kagustuhan. Sabi niya, verse 10,
And I took the crown. So, dala-dala niya yung crown. No? And the bracelet, which was on his arm. Kinuha ko yung corona, maging yung bracelet ng hari. And I have brought them here to my Lord. So, sa tingin ko, eh, nagsisik siya ng reward dahil ibinigay niya yung corona at yung bracelet ni Saul kay David. Akala niya, i-spare siya ni David. Subalit, nung nabalitaan po, napansinin po ninyo mga kapatid, nung nabalitaan ni David na namatay na talaga si Saul, ang ebidensya yung crown at yung bracelet. Ano po ang naging reaksyon ni David? Verse 11 and verse 12. So makikita po natin dito yung naging response ni David. David and his men tore their clothes in sorrow when they heard the news. They mourned and wept and fasted all day for Saul and his son Jonathan and for the Lord's army, the nations of Israel, because they had died by the sword that day. Nagluksa po si David. Nalungkot si David. Umiyak si David. Nag-ayuno si David. Kasama nung kanyang mga tauhan, nung nabalitaan nila na namatay na si Saul bilang hari ng Israel, at nung kasama niya na namatay ay yung kanyang mga sundalo. So makikita natin dito yung dalisay na kalooban ni David para kay Saul na kanyang hari. Bagamat tinuturing ni Saul na kalaban niya si David, pero si David hindi niya itinuturing na kalaban si Saul. Ngayon, anong ginawa ni David doon sa matapos nilang mag-ayuno, matapos nilang magluksa, at matapos nilang umiyak dahil sa kamatay ni David, muling hinarap ni David yung nagsumbong, yung nagdala ng crown. At anong ginawa ni David? Sabi ni David, "How is it you would not afraid to stretch out your hand to destroy the Lord's anointed?" So, bakit hindi ka malang nagdalawang isip kung totoo yung sinasabi mo, bakit mo pinatay yung the Lord's anointed? Now, to make the long story short, pinapatay ni David yung nagsumbong na yon. Dahil siya ang nagtangka o pumatay. Sabi niya, claim niya, na siya ang pumatay kay David. Sabi ni David, verse 16, "Your blood is in your head, for your mouth has testified against you, saying, I have killed the Lord's anointed." So, yun po yung unang bahagi ng kwento sa 2 Samuel chapter 1. Nung nabalitaan ni David na namatay niya sa Saul, si Saul, si David ay nag-ayuno, nagluksa, tumangis dahil namatay na si Saul at si Jonathan na kanyang kaibigan. Pangalawa, mga kapatid, ikalawang bahagi sa chapter 1 na kung saan si David ay nag-compose ng isang funeral song. Okay. Sabi dito sa verse 17, no? David composed a funeral song for Saul and Jonathan. So si David bilang isang musician, bilang isang singer and musician composer, lumikha siya ng isang awitin. Can you imagine, nag-dedicate po siya ng isang awit para kay Saul, para kay Jonathan at sa mga Israelita na namatay during that time. Alam niyo po kung anong title nung awiting kinumpose ni David? Na kung kayo po ay masusing nag-aaral ng banal na kasulatan, makikita po natin dito sa mula verse 19 to 27 ay meron pong paulit-ulit na binabanggit dito. So yun po isang literary device, repetition, na kung saan pag nakita nyo yung repetition, it seems yun po yung isang pahiwatig na
mukhang yun ang title nung awit na kinumpose ni David para kay Saul at para kay Jonathan. Ano po yun? Yun po yung mababasa sa verse 19, verse 25, and verse 27. Ano po yun? Ang title po is, sa NASB, How Have the Mighty Fallen. Okay? How Have the Mighty Fallen. Sa New Living Translation, How the Mighty Heroes Have Fallen. Okay? So, si David po ang nag-compose nitong awiting ito. How Have the Mighty Fallen. No? Paano ba namamatay? Paano ba nabubuwal ang isang makapangyarihan? Paano ba nabubuwal o natutumba o namamatay ang isang makapangyarihan? Now, sa kasaysayan natin dito sa Pilipinas, mga kapatid, sino pong kilala nating mga tao yung mga makapangyarihan? Ma-impluensya. Subalit, kahit na sila'y makapangyarihan, namamatay pa rin po sila. Meron po ba kayong nabalitaan ng mga mighty men or women na namatay o nabuwal o namayapa na? Siguro to name a few, no? May mga prominenteng mga tao na namatay, no? Example, no? Si Ferdinand Marcos, dating presidente ng Pilipinas, one of the most powerful and respected leader of our country. Namatay. Dagdag pa po natin, si Cory Aquino. No? Cory Aquino. Makapangyarihang babae, presidente, pero namatay din. Last year lang, si Noynoy Aquino. Naging presidente rin ng Pilipinas, pero namatay din. So, ito yung mga headline nung panahon nila. At dito makikita natin, mukhang ito po ang headline nung panahon na yon. How have the mighty fallen? Ito po kasi yung parang headline. Yung inawit ni David na ito ay naging sikat. Oh, parang hindi lang basta si David ang umawit nito. Sabi ng Banal na Kasulatan sa verse 17, balikan ko po yung verse 17. Sabi sa verse 17, David composed a funeral for Saul, funeral song for Saul and Jonathan, and he commanded that it be taught to the people of Judah. It is known as the Song of the Bow. It is recorded in the book of Jashar. So ibig sabihin, dinocument nila itong awiting ito at itinuro nila sa mga mamamayan ng Juda itong awiting ito na kung saan kinumpos ni David para kay Saul. Now, mga kapatid, mula sa awiting ito, How Have the Mighty Fallen, makikita natin at marirealize natin na even mighty men have fallen. No, gaya nga sa kwento natin, no, si King Saul, siya ang pinakamakapangyarihang hari ng Israel, subalit nabuwal din siya, namatay din siya. By the sword, natalo sila. How have the mighty men fallen? Yun po ang kung gagawin ko po ng title itong sermon na ito, itong lecture na ito ay How Have the Mighty Fallen. So makikita po natin, mga kapatid, mighty men may rise and fall. Okay. Kahit na sabihin mo, ikaw yung pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa, sa buong mundo, sa araw, mamamatay ka rin.
mighty men may rise and may fall. The famous quickly can become infamous overnight. Maring sikat ka ngayon, bukas, laos ka na. You are just a memory, no? Magbigay tayo ng ilang mga example na mga dating mga sikat na mga tao pero wala na. Una, kilala niyo po ba yung architect ng Titanic? Ang pangalan niya ay si Thomas Andrew. Siya po ang naging arkitekto nung barko na Titanic. Sino sa inyo nakapanood ng movie na yun, that Titanic? When he was interviewed, etong sinabi niya ni Thomas Andrew, "Even God himself cannot sink this ship." Can you imagine sinabi yon ni Thomas Andrew? "Even God himself cannot sink this ship." Pinagmamalaki niya na kahit ang Diyos hindi niya kayang palubugin ang barko na ito. Kaya nga yung headline nun, nung panahon na yon, "The Unsinkable Ship." Subalit nung unang paglalayag ng barkong Titanic, in April 12, 1912, the unsinkable ship sunk. Lumubog po yung the unsinkable ship at 1,500 passengers ang namatay at isa na po doon si Thomas Andrew. In fact, yung kanyang katawan ay hindi na natagpuan. Sikat na tao siya dahil siya yung famous architect. And yet, namatay din siya. Kasama ng barko niya na sinasabing the unsinkable ship. So, mighty men. During the time, 1912, kilala siya, sikat siya dahil siya yung arkitekto. Pangalawang karakter po, for example, sigurado kilala niyo to, si John Lennon. Kilala niyo po si John Lennon, no? Part siya ng Beatles, no? Way back 1960s, 70s, and even 80s, even until now, no? Sikat yung mga kanta ng Beatles. Now, si John Lennon, isa po siya sa mga iniidolo ng mga tao during the time. He's one of the mighty men during the time, no? At minsan, sinabi niya po ay ganito, "Christianity will end. It will disappear. Today, we are more famous than Jesus." Because of that statement, mga kapatid, dahil sa kanyang pagyayabang na "Today, we are more famous than Jesus, than Him." No? Later, December 8, hindi ko po makakalimutan yan. I think 4th year high school ako nun. December 8, he was shot dead outside his home. Yung bang, how mighty men have fallen. Kitang-kita natin kahit na sabi mo, you are very famous, pero in just sa isang iglap lang ay pwede kang mawala. So, kita-kita po natin, no? Mighty men may come and go, no? Now, even po mga business, no? Even business may come and go, may rise and fall. Kung lalo sa Amerika, no? Kilala-kilala dati yung airlines na Pan Am. Merong company, ang pangalan, Lehman Brothers, Compaq, Kodak, Toy R Us. Ito yung mga sikat na mga company during that time, mga businesses during that time, pero ngayon, wala na sila. No? Ano nyo po, in America, most of the malls, no, yung mga shopping malls nila are beginning to close. Even before the pandemic. Alam nyo kung bakit? Kasi nga po, nauso na yung online door-to-door services
Kaya lalo silang nahirapang makabawi nung nagkaroon ng pandemic. Yung mga malls nila sa Amerika, wala na ngayon. So, even businesses may come and go. May rise and fall. Not only mighty men. So, even nations and kingdoms may come and go. Alam niyo naman siguro, no? Yung Japanese Empire na nagtangka talaga na sakupin ang buong Asia at kalabanin ang Amerika. Ang Japanese Empire nag-ambisyon na sakupin niya ang buong Asia. Even yung Nazi regime led by Adolf Hitler, yung Europe naman ang kanyang tangka na sakupin. Pero itong mga bansa na ito may rise and fall. Okay. Now, idagdag po ho natin yung kasaysayan, no? Sa panahon ng Biblia. Okay? So nabalitaan natin ang unang world powers during that time, yung Assyrian kingdom. Okay? Assyrian kingdom. Sumunod yung Babylonian kingdoms. Sumunod yung Persian kingdoms. Sumunod yung Roman Empire. Sumunod yung Ottoman Empire. Pero where are these kingdoms? These kingdoms come and go. So hindi lang po mighty men have fallen. Even nations, even kingdoms, even businesses, even yung ating finances. Di ba? Mapapansin po niyo yung mga pera na ini-invest natin kumisan, isang araw mababalitaan mo, wala na. No. Yung mga kabataan ngayon na nahuhumaling sa cryptocurrency, something like that, no, na inaasahan nila meron silang malaking pera, pero sa isang iglap lang, wala na. Yan po yung reality ng ating buhay. So dito po natin makikita that events, itong mga pangyayaring ito, reminds us that how temporary the things in this world are. Lahat ng mga bagay na ito ay temporary lang, mga kapatid. Those who seem invincible can crumble suddenly. Overnight, the popular personalities can become hated. The best friends can become enemies. The investor can lose their profits in a matter of minutes. The powerful can become weak and helpless. Ganyan po ang nangyari sa karanasan ni Saul, no? It was David, no, who spoke first about the fall of the mighty. Ito ang laman ng kanyang awit para kay Saul, para kay Jonathan, no? He spoke these words about the death of Saul and his son Jonathan. David had seen the fall of many mighty men. Isa lang nga po doon ay si Saul and Jonathan. So, Saul and Jonathan died in battle, men who previously have been mighty. Now, ano po ang lesson na maaari nating matutuhan dito, mga kapatid? Una-una, let's humble ourselves. Let's be humble. Maaaring ikaw yung pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa, sa buong mundo. Pero isang araw, mawawala ka din. Mamamatay ka din. Ito pong pangyayari ito ay isang constant reminder for all of us. Kahit na ikaw na yung pinaka-bilyonaryo, pinaka-makapangyarihang tao, may kamatayan pa rin na maaaring nag-aantay sa'yo. Si David po, yun ang sinasabi niya, how have the mighty fallen?
how the mighty heroes have fallen. Ito po isang paalala sa ating lahat, mga kapatid. No one is indispensable. All of us, no, all of us may die sooner or later. Kahit na sabihin mong ikaw yung pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, lahat tayo, mga kapatid, ay may expiration din. At makikita natin, there is only one mighty, and that is none, our Lord, our God. He is the Almighty God. At yun po yung isang realization na dapat po nating maintindihan, no? Si David, sabi po niya sa Psalm 24, verse 8, "Who is the King of Glory?" At ito po ang kanyang naging tugon. "The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle." Mga kapatid, isa po itong paalala sa ating lahat. Na walang ibang makapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoon Diyos. Tao po lamang tayo. We are all human. We are lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo ay galing sa alabok at babalik sa alikabok. Walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang. Huwag mong isipin na ikaw ay makapangyarihan, na maaari mong pagtiwalaan yung iyong position, yung iyong power, yung iyong pera. Lahat po yan, sa isang iglap ay pwedeng mawala. Si Lord lang ang hindi nagbabago. Si Lord lang yung makapangyarihan. At dito makikita natin, how have the mighty fallen? Inawit po ito ni David. Inawit ng mga tao dun sa Juda nung panahon na yon. It is a constant reminder for all of them that even the mighty men fall. Sana po sa gabing ito ay maging paalala din ito sa ating lahat. Lahat tayo ay mayroong expiration date. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Subalit, kung tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan, nakasumpong ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mamatay man yung ating katawang lupa, subalit tayo po ay mabubuhay magpakailanman sa piling ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung pag-asa natin, mga kapatid. Meron pong inilaan ang Diyos na buhay na walang hanggan sa mga taong magsisisampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, handa ka ba? Na-secure mo na ba yung buhay mo? Alam mo na ba kung saan ka pupunta? Ikaw ba'y merong buhay na pananampalataya sa Panginoon? Meron ka na bang buhay na walang hanggan? Nawa, ito pong pinag-aralan natin sa 2 Samuel chapter 1. How have the mighty fallen is a constant reminder for all of us that even the mighty men fall. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit,
kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na nagsisilbing paalala sa aming lahat. Na kami po ay tao lamang galing sa alabo at babalik sa alikabo. Na wala kaming maipagmamalaki. Wala kaming madadala sa kabilang buhay. Kung kami man po ay mabuwal o mamatay. Panginoon, idinadalangin ko po na itong aral na ito ay magsilbing paalala sa aming lahat. Na kahit kami ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, kahit kami ang pinakamayaman na tao sa mundo, kahit kami ang pinakasikat na tao sa mundo, isang araw, haharap kami sa kamatayan. Mabubuwal din kami, Panginoon. Ang dalangin ko po, bago dumating ang pagkakataong yun, na ihanda namin ang aming mga sarili. Na nakapagsisi kami sa aming mga kasalanan at tinanggap namin ang kaligtasan inialok ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming tagapagligtas na si Jesucristo. Tanggapin namin siya bilang aming Panginoon, tagapagligtas ng aming mga buhay, hari ng aming mga buhay. At isuko namin ang aming buhay sa kamay ng aming Panginoong Jesucristo. Siya ang aming hari. Ang hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, Diyos, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong biyaya. Bagamat hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong habag, dahil sa iyong biyaya at pagmamahal sa amin, natamo namin ang kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli nating awitin yung inawit natin kanina. Tuloy tayong sumamba sa Panginoon. Awitin natin yung worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give. Thank you.
Amen. Amen. So nais po naming patuloy na hindi lang babatiin kundi ipanalangin ang bawat isa sa inyo. No? Si Brother Rex Agusti, Lord, I pray, continue to bless his life. Ganun din si Glad Galano, Panginoon, kanyang asawa, si William, kanilang anak na si Gwen. Lord, I pray, continue to bless their family. Ganun din si Brother Aldwin, salamat Panginoon sa buhay na pinagkaloob mo sa kanya, sa kagalingan. Kay Doc Jai, Lord, salamat sa buhay niya. Pagpalay mo po ang aming anak. Si Ate Grace, Pugoon. No? Si Ate Che, Pugoon. Lord, salamat sa buhay ni Ate Che. I-bless mo po siya, Panginoon. Si Paul, maging si Kay, si Johan, si Mateo, ang kanyang buong family. Panginoon, maghari ka, pagpalay mo ang pamilya ni Paul at nila Kay. Si Yumi San, Lord, ingatan niyo po siya. Pagpalay mo ang kanilang buong sambayan, ang De Los Santos family. Si Faith, saka si Jeb, si Roman, Panginoon, maghari ka at magpala sa kanilang mga buhay. Ganun din kay Antoinette Oralio. Lord, ikaw po ang magpala sa pamilya ni Antoinette. Maging kay Ate Feli Aquino at maging kay Miggy, Lord. Maghari kayo at magpala sa buhay ng mag-ina na ito, O God. Ganun din, Panginoon, si Marnie Million. God bless their lives, O God. Ang kanyang family. Si Lillian Laplana Marquez, Lord, continue to bless their lives. Ate Glenda at ang buong Martin family, Panginoon, maghari ka sa kanilang tahanan. Ganun din yung mga kasamahan namin sa Chinese General Hospital. Pagpalain mo po sila. Suset Empainado sa Hagunoy, Bulacan. Pagpalain din ang Panginoon ng iyong pamilya, Sister Suset. Ingatan kayo ng Panginoon. Si Kabet, si Kabolong, maging si Benedict, salamat sa Lord doon sa swab test niya na alam ko negative at bukas ay maaring makabiyahe itong si Benedict. Lord, i-bless mo po si Benedict, dinggin mo ang kanyang panalangin, Lord. Si Sister Jesusa, Lord, sa kanyang nalalapit na procedure, Lord, ihanda mo siya. Tagpuin mo ang kanyang mga pangangailangan, bigyan mo ng karunungan yung mga doktor at nawa, Panginoon, maging matagumpay ang operation sa kanya. Si Sister Risa Poseido, Nanay Sion, si Brother Al at ang kanilang anak, Panginoon, maghari ka sa Poseido family, Panginoon. Sister Ellen Ong, thank you Sister Ellen Ong, pagpalain ka ng Diyos, yung buong familia mo, patuloy kang gamitin ng ating Panginoon. Ate Flora, Kuya Andy, si Shai, at saka si kalimutan ko. So, pagpalain ng Panginoon din ang buong Rebukyao family. Kuya Andy, namimiss na kita. Ganon din si Tito Ben and Tita Judy. Nako, Tita Judy, Tito Ben, patuloy kayong pagpalain, ingatan ng ating Panginoon. Wilma Tamiing at ang buong Tamiing family mula sa kanyang lola, mga magulang, mga kapatid, pinsan, ang buong Tamiing family, Lord, ingatan nyo at pagpalain. Ganon din si Sister Cecilia Madronio, Panginoon, ingatan niyo po ang kanilang buong sambayan. Si Rachel, Lord, sa kanyang pagdadalang tao, ingatan niyo po yung kanyang baby, ingatan mo yung kanyang pagbubuntis, at nawa, ingatan niyo rin si Jay, maging si kanilang anak na si Shad. Maghari kayo sa buong family nila at maranasan nila yung supernatural blessing nila. Blessing na nanggagaling sa inyo. Si Mabel Makadangdang, Mabel, pagpalain ka ng Panginoon. Sister Weng Ferrer, salamat po sa biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. Isa po kayong buhay na patutuon ng kadakilaan ng Diyos. Ingatan po kayo ng Panginoon. Brother Jubes Lopez, engineer, pagpalain ka ng Panginoon. At Kuya Bong Malyari, Ati Tina at ang kanyang buong pamilya dyan sa Antipolo, ingatan din kayo at pagpalain ng ating Panginoon. Arlene Uson sa Urdaneta, God bless you, Sister Arlene. Melody Lanusa sa Urdaneta, God bless you, Sister Melody, si Larry, at ang inyong mga anak.
pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Jerry, Ate Joan, at ang buong Garcia family, maghari ang Diyos sa inyong tahanan. Kanet Panganiban, Kaboy, sila Janice, at buong pamilya ng Panganiban, at Talyara family, ingatan kayo at pagpalain ng Panginoon. Uy, Sister Edna, Tatay Ador, and Nanay Lolita, at ang inyong mga apo, ingatan ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Tatang Dory Del Rosario, pagpalain ka rin ng Panginoon. Kim, pagpalain ng Diyos yung inyong negosyo at yung mga panalangin mo, yung heart desire mo, sa tamang panahon, magkaroon ng katuparan. Sister Jen Tiglao, sa dyan sa Hagunoy, God bless you si Sister Jen at ang buong Del Rosario family. Sister Josepa Kulanay, bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. Mayan Lanusa, dyan sa, I think sa Basista o sa, I forgot your place, pero God bless you dyan sa Pangasinan. Ate Tess, Tisha, at pagpalain ng Diyos, yung buong pamilya mo, si Jonah. Happy birthday kay Jonah at sa kanyang pamilya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Sharon, Pastor Gilbert, salamat sa inyong buhay, sa inyong pag-aalaga, sa inyong mga magulang. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Andalyn Flores sa Israel, pagpalain ka ng Panginoon dyan sa Israel at ang iyong pamilya dito sa Pilipinas. Sister Rosalie Ancheta, God bless you po. Salamat po sa inyong pagdalo, Sister Rosalie, Kuya Bobby, Ate Percy, ang buong Gonzales family, pagharian kayo ng ating Panginoon. Carica Castillo, at si Lakabolong, God bless you po sa inyong lahat, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nais ko rin pong basahin yung mga kasamahan natin sa Facebook. Sorry. Ha? Tama ba? Sana. Meron pa? Oh, si Ma'am Des, Anil, at ang sila Kuya Jing, si Lola Esther. Ingatan kayo ng Panginoon sa buong pamilya ng Sanil. Maghari po ang Diyos sa inyong buong sambahayan. Si Jocelyn Sanchez, dyan sa Hong Kong, ingatan kayo ng Panginoon. Kuya Ray Gonzales, buong Gonzales family, ganun din si Maribit Villasenor, si Jack Hindipan, Ate Evelyn Gamboa, salamat po. At ang mga kasamahan natin sa Cebu, Nueva Vizcaya, sila Ate Paz, sila Christian, sila Sheila, at ang buong Daulayan family, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Of course, pagpalain din ng Diyos yung aking family, si Olive, aking mga anak, Manugang, ang aking mga apo, ay patuloy ding pagharian ng ating Panginoon. So, sa gabi nito, mga kapatid, ingatan po tayo ng Panginoon at patuloy na tayong gabayan araw-araw at patuloy po nating bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Diyos po ang papuri. Sa Diyos po ang luwalhati at karangalan. Sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus, dapat magsabi ng Amen. Amen. Magandang gabi po. Huwag po ninyong kakalimutan. Hindi lang po kayo dapat manood. Kumare, mag-share din po kayo sa inyong mga mahal sa buhay. God bless you po.